Hello po sa inyong lahat mga kabiyahe, magandang gabi po. Tulad po ng sinabi ko kagabi habang naglalive ako, magla-live streaming ako ng Back to Basic ngayong gabi. Medyo na late lang, no? Kasi nag-church kami kanina maaga, lumabas kami ng mga bata, pinasyal ko muna sila. Kakauwi lang namin actually. So, hindi pa ako nagdi-dinner. Kumakain sila ngayon. Pero okay lang yan. Ngayon pong gabi, magtuturo po ako ng basic opening principle. Ayan, para po sa mga bagong pasok sa ating live streaming, shoutout po sa inyong lahat. Gusto ko po lang pong sabihin muna sa inyo bago tayo magtuloy-tuloy dito, no? Ang paglalaro po ng chess, may tatlong parte yan. Yung opening part, middle game part, saka yung end game part. Yan yung kailangan yung tandaan, no? Yung opening part yan yung part na kung saan nagsisimula ka palang maglabas ng piyesa. Yan. Kumokontrol ka pala ng gitna. Yan po yung opening part. Middle game part, medyo ready to fire ka na. Nakadevelop na lahat. Safe na yung king mo. Nagpaplano ka na umatake. At yung end game part, yung most of the pieces, palit-palit na. Iilan na lang po ang piyesang natitira sa board. Yan. Ganyan po yung end game. So, yun po ang parte ng laro. At sa araw po na ito, sa gabing ito, ang ituturo ko po ay yung tinatawag nilang basic opening principle. Ano ba yung mga dapat yung alamin, tandaan, gawin, hindi dapat gawin sa opening part po, sa simula ng laro. Ayan, so shoutout po sa inyo. Ay, hindi po ako makipaglaro ah. Magtuturo po ako ngayon. Warning lang po sa mga nagsasuggest, Coach, turo ka ng ganitong opening, turo ka ng ganitong opening, Sicilian, center counter, whatever. Hindi po yon ang matututunan nyo ngayon. Ang ituturo ko po ngayon, yung pinaka-importanting bagay sa pag-aaral ng opening. Ito po yung dapat nyo talagang matutunan kasi ito po yung ina-apply kahit anong opening ang ginagamit mo. Okay po ba yun? Magandang gabi po. Salamat siya, Sir, sa Star, no? Ayan, magandang gabi po. Okay, so may mga principle po tayong ina-apply pag naglalaro po tayo at may hinanda ako para sa inyo. Oh, grabe, sipag ko, no? Naganda ko nyari. Naganda ko nyari. Well, eto po ang hinanda ko. Ayan. So, kinalap ko po yung lahat ng opening, basic opening principle na pwede nyong marinig at matutunan para may-apply nyo po sa laro. Meron pong 24 yan eh. Pero actually, halos pare-pareho lang yan. Meron lang yan tatlong bagay pag minuod mo. Pero hindi ko po yan agad-agad ibubuod o i-conclude na yung tatlo, no? Ang gusto ko sanang gawin, isa-isahin ko explain yan. Okay lang po ba isa-isahin ko yung 24 na yan? Okay lang ba? Yung 24 na yan, explain ko isa-isa. Medyo matagal. Medyo matagal, pero okay lang ba explain natin yan? Isa-isa. Lahat po yan, explain natin isa-isa. No? Explain natin para mas maunawaan nyo. Okay? Handa ka ba? Naman, palo ko. Handa nga na. Okay lang. Ganyan naman kayo. Matagal yan, pero let's go! Siguro, bibilisan ko, huwag kayong mag-alala. Pag may tanong kayo, try to comment. Sana po, huwag po kayong mag-ano. Huwag po kayong magpa-plad. Sana kung may importanting question lang kayo, saka po kayong mag-ano, magtanong, no? Para gusto kong makita yung mas importanting tanong, yun po yung masagot natin. So, basically, pre-lesson po ito na supposed to be sekreto tong ginagawa na may bayad. Pero I'm willing to give it to you guys. Pakinig lang po kayo. Sunod lang kayo, huwag kayo masyadong magkuplad ha. Okay? Libreng training na to guys. Welcome po sa ating live streaming. Ayan, i-share nyo na din po at pakilike nyo po yung ating stream. Ayan, maraming salamat po. Alright, let's go! Simulan na natin. So sa opening part, may mga simpleng bagay lang naman kayong dapat tandaan. Dapat yung tandaan muna kung ano ang gitna ng board sa opening part. Ayan po yung gitna ng board. Yan po yung apat na square na tinatawag nilang center of the board. Dapat alam mo yan pag naglalaro ka ng chess. Obvious naman yan. Alam naman ito yung center nasa gilid, di ba? So, ito po yung tinatawag nilang small center. Tapos, pag dinagdagan mo pa yan ng apat pa, yan yung tinatawag nilang big center. So, basically, ang opening part, it's all about controlling the center of the board. Dapat ang piyesa mo, kumokontrol yan. Pag sinabi kasing control, ang tanong dyan eh, paano ko kontrolin? No? Ano yung way ng pagkocontrol? Dalawang klase po ang pagkontrol. Una, pwede ka mag-ipor, naglagay ka ng piyesa, di ba? Ito yung isa sa sentro. Naglagay ka ng piyesa. Pangalawa, isang control is umatake ka ng square. Kinokontrol mo yung d5 kasi inaatake mo siya na po. Ganun lang po kadali. So, dapat
alam mo yon. Alam mo yung center ng board, alam mo kung paano sila kontrolin. Most of the time kasi sa opening part, naglalaban sa sentro yan. Okay? Naintindihan po ba? Naglalaban sa sentro kung ano o kung sino ang mas maraming control sa sentro, siya ang usually lumalamang sa opening. Okay? Ngayon, paano mo ma-maintain yung control na yan? Paano mo magagawa yung sinasabing lamang na pag-control sa sentro? Ito ang kailangan nyo tandaan. Isa-isahin natin. Actually, hindi ako handa eh. Pero 24 yan. Ayan. Hindi ako handa pero 24 yan. So, number one. In no particular order to, no? Basta, yan na yun eh. Number one muna tayo. Ayan, isa-isahin natin yan. From number one, wherever possible, make a good developing move which threatens something. Ako po, English yun. Pero, pilitin natin yung paliwanag. So, sa simula daw po ng laro, hanggat maaari, magta-threat ka ng something. Diba? So, usually, E4 ka. Ano gusto nyo opening? Ayan, magbigay ka. Anong opening? Anong opening ang gusto nyo? Sa E4 na lang tayo para mabilis. Matagal kayo mag-comment eh. So, E4, E5. Okay. So, eto po, opening part to. Let's say, hindi mo alam yung opening na yan. First time mo siya na-experience, hindi mo pa nakita. Paano mo mai-apply yung sinasabing develop na nagtetret ka ng something? Ayan, no? Nagde-develop ka while attacking something. Kaya nga po, kadalasan nakikita nyo po dito, Knight F3. Bakit po? Knight F3 is nag-develop ng kabayo na tinetret po yung pawn. O, naintindihan nyo bakit kaya nun? Kaya normally talaga, bawat tira, laging may threat. O, importante po ito, sa opening pa lang, bawat tira hanggat maaari, nakakapag-develop ka with the tempo. Tempo kasi tawag dun eh. Pag nag-threat kasi, commonly nagagawin ng isang player o kalaban mo, magre-react. Paano siya magre-react? Di depensa. Di ba? So, dahil doon, nakaka-develop ka na, kumbaga, ikaw nagdidikta ng laro. Kasi bawat tira mo may threat, depensa siya ngayon. Nakadevelop ka, depensa siya. Ganun mangyayari. Parang sumasigot siya. Di ba ganun? Ganun po lang ka-basic yung number one. Naintindihan po ba? Sana naintindihan nyo. Kahit ako, hindi ko naintindihan yung pinagsasabi ko. Okay, number two na tayo. Develop knight before bishop. Eto, parang simple lang. Develop knight before bishop. Unahin yung kabayo. Ang tanong, bakit inuuna yung kabayo bago bishop sa opening part? Bakit? Alam nyo kung bakit inuuna po yung kabayo bago bishop? Ang simple explanation dyan. Eto po kasi yan. Okay? So, unang-una po, kailangan mag-control tayo sa gitna. Di ba? Kailangan mag-control tayo sa gitna. Kung titingnan nyo pong mabuti ang posisyon, kahit actually anong opening yan, huwag tayo sa E4. Sa D4 tayo. Ayan, D4, D5 tayo. Ayan. Bakit develop knight before bishop? Kasi sa pagkakataon na ito, dalawa po ang pwedeng ilabas. Knight na nasa F3, bishop na nasa C1, parehong pumunta sa gitna. Example, ito, control the center. Ito, control the center. Tama po ba? Pareho silang tama eh. Pareho silang nag-control ng sentro. Pero bakit kailangan unahin yung kabayo? Parang OA naman nun. Pareho lang naman. Bakit kailangan pang unahin yung kabayo? Kasi, ito po ang basic explanation yan. Inuuna po yung kabayo kasi kung ako tatanungin nyo ngayon, yung kabayong ito, saan ang possible square niya para makakontrol po ng gitna? Di ba F3 lang? Tama ba? Tama ba F3 lang? Samantalang, pag tinanon mo yan dito, hindi yan nagkocontrol ng gitna. Mali yan, automatic. So, dito lang talaga ang pinakamagandang square niya. So, iisa lang ang square niya. Ang option mo lang talaga, F3. So, kahit unahin mo yung bishop ngayon, later on, the knight will definitely go to F3. Tama ba? English yun. Pero hindi ko din naiintindihan sa sarili ko. Bahala kayo dyan. Pero yun ang ibig kong sabihin nun. Dahil, ang bishop po, pag inuna mo yan sa F4, steady pulso na siya sa F4. Pero dapat tandaan nyo, ang bishop, may other option. Example, nag-knight F3 ka, di ba? Nag-knight siya doon. O sabi na lang natin nag-C4 ka, gumanon siya. Di ba may option ka instead of bishop F4, pwede ka rin mag-bishop G5? Di ba? May option ka pa na iba para sa bishop. Hindi siya automatic sa F4 lang pupunta. Kaya nga, binibigyan ng pagkakataon muna yung kabayong tumanon sa F3 kasi definitely pupunta yan sa F3 at isusunod mo later on yung bishop. Kaya, develop knight before bishop, basic things po yun na dapat kahit pa paano ina-apply niya sa laro para mabigyan pa ng mas maraming option yung bishop nyo. Hindi lang po sa F4, pwede ka din siya sa E3 later on. Malay nyo, magkaganunan niya, di ba? Pwede ka sa E3. So maraming option po yung bishop kaya ganun. Okay? Ganun po ang nangyayari sa opening part. Most of the time, yung mga linyang nabubuo, yung mga theories na tinatawag, it's all because of
basic application po o application po ng mga basic principle. Sana naiintindihan, no? Pero yun lang po yun. Ganun po yung number two, develop knight before bishop. Okay? Number three, ano number three? Pick the most suitable square for the piece and develop it there once and for all! Actually, basic lang yan eh. Parang naulit lang. Tulad yan, sabi ko na paulit-ulit lang yan eh. Siyempre, pipili ka ng magandang square at doon mo agad ilalagay. Huwag mo nang i-delay pa. Like ito po, knight. Diba sa E4, E5. Diba knight F3 yan ang pinaka-best square kasi may atake niya. Parang naulit lang. Tulad yung sabi ko, paulit-ulit lang ito eh. Kasi tatlo lang talaga yan eh. Palilitin natin mamaya. Pero I'll try to explain muna bawat isa. Okay? So, move on na tayo. Number 4, make one or two or the most pawn three in all. Ang daming sinabi. Ulitin ko ah. Make one or two or the most three pawns in the opening, not more. Ang pinaka-ibig sabihin niya, tagalugin ko na lang, sana tama pagkakastrate ko, huwag ka daw masyadong titira ng pawn sa opening pa lang. Avoid moving too much pawn sa opening part. Huwag puro pawn. Bakit po iniiwasan yung puro pawn? Kasi ang goal po ng opening part is to develop minor pieces. Okay? Ano yung minor pieces? Knight and bishop muna. Inuuna po yan. Bakit kailangan unahin yan? Para maklear po yung way ng king at makapag-castling agad. Kasi very important, we have to put the king into safety. Ewan ko kung anong number dyan, baka nakalagay dyan, put the king into safety or castle as fast as you can. Very important po yun na makapag-castle yung king natin, malagay natin sa safety, at hindi natin magagawa yun pag puro pawn tayo. Example, ayan, pagkatira dyan, oh, eto, pawn. Okay lang naman yan, dumipensa, di ba? Ngayon, pagtira nito, aba, gusto ko mag-D5, mag-pawn ulit ako. Tingnan nyo, nadidelay siya ng nadidelay, no? And then later on, baka magkaroon pa yan ng problema. Iwari, nag-castling, ayoko mag-knight, baka tumalon, mag-H6 muna ako. So because of that, nagkakaroon ng malaking problema yan. Bakit? Nadidelay ka sa development, yung king mo hindi pa rin safe. Later on, pwede na mag-D4, bubuksan yung gitna, mamumblema ka. Hanggat maaari, i-avoid natin yung pawn moves. Mag-focus po tayo sa development ng knight sa ka-bishop, sa opening part, no? Sa opening part pa lang, yun po ang unang nilalabas. Hindi kayo basta-basta maglalabas lang ako ano-ano. Dapat knight and bishop ang nilalabas po natin muna para makapag-castle tayo. Avoid moving too much pawn. Hindi ko na naman sinasabing laging ganito. May mga pagkakataon, okay, you make 2 or 3 pawn moves, pero wag naman sobra. Example po, no? Sa karukan, ayan, E4. Karukan, bridge, tinira ko. C6, like D4, ganyan. Tapos nag-E5. Okay, nakatatlo siya, di ba? Pero after mag-bishop nito, ang susunod niyan hindi na pawn. Kadalasan niya magdi-develop na siya. Ayan. Kasi, kumbaga, parsado lang kasi siyang gumalaw ng pawn. Okay? Hindi mo naman siya sabi, oy, langya, 3 pawns move na ako, inatake yung pawn mo. Kailangan mo depensa ng pawn. Anong gagawin mo? Example, bigla nag-C5 dito, inatake yung pawn. Hindi na ako pwede mag-pawn move. Sabi ni coach, tatlo lang eh. Hindi ganun. Siyempre, kailangan mo depensa niyan. Sa mga maraming pagkakataon lang, hanggat maaari, bawasan niyo yung pawn moves. Mag-focus po kayo sa development ng minor pieces o ng mga kabayo at bishop. Ayan. Madalas nangyayari po yan sa E4, E5. Yung mga nagsisimula, natatakot po sila sa talon. Ayan, example, ganyan, no? Sabi niya, baka tumalon yung kabayo. H6 muna ako, mali yan. Mali po yan. Ayan, papakita ko kung bakit mali. Engine na magsasabi. Adjust ko nga ito ng konti yung board. Para makita niyo po yung sinasabi ng engine mismo. Dahil sa simpleng bagay lang na ito. Ayan, ayan, ha? Nakita niya po yung position according to engine is slightly better ang white. Pero pag ikaw ay nag-H6 dito, tumaas. Nakita niyo, tumaas po yung bar. Naging slightly, clearly better for white dahil sa passive na tira yon. Dahil nagtira siya ng pawn, ibig sabihin may konting delay yan. So, iwasan yon. Hindi ko na elaborate kung paano exploit yung weakness na yan. Kasi masyadong mahaba na yon. Another one whole day na explanation yon. Gusto ko lang ipakita sa inyo na pag nagtitira ka masyado ng pawn sa opening pa lang, lumalaki yung chance na madidelay ka, nagkakaroon ng advantage yung kalaban. Ayan. Shoutout, grabe, 1,100 viewers tayo. Ayan, shoutout mo sa inyong lahat. Oh. So, tandaan nyo yan, avoid moving too much pawn in the opening part. Ayan, sana naiintindihan nyo. Ako sure kung naiintindihan nyo. Basta tuloy-tuloy lang ako dito. Okay, number 5, do not bring the queen out too early in the game. Anong ibig sabihin nun? Huwag daw ilalabas si Reyna agad-agad. Siguro may magtatanong, Coach, ano ba most powerful piece? Di ba Reyna? Reyna ang most powerful piece. Eh siya pinakamalakas. Bakit ayaw mo pang gamitin? Para ka namang ano nun.
Malakas, ayaw mo gamitin, pinapatulog mo lang, sayang yung lakas. No, sa chest po kasi hindi po talaga nilalabas ang Reyna agad-agad. Since Reyna po kasi ang pinakamalakas na pyesa sa board, every time aatakiin siya ng ibang pyesa, mapipilitan siyang gumalaw kasi lugi ka sa palit-palit pag ikinain mo yun. Ganun po ang nangyari si Reyna. Bigyan ko kayo ng matinding example. Ayan ha. So, example, nag-E4. Okay? Nag-E5. Nag-win H5. Naku po, gusto matiin. Nilabas agad yung Reyna. Malakas yung Reyna. May atake sa F7. May atake agad sa C5. No? In-apply naman yung principle. Nag-control ng gitna. Umatake with a... Nag-develop ng Reyna with a tempo. Yun nga lang, Reyna siya. Hindi po siya minor pieces. Hindi nilalabas agad ng Reyna. Bakit? Okay. Kasi ganito nangyayari dyan. Tingnan nyo to ha. Dinipensahan. Dinipensahan. Eh, eto na ngayon. Bishop C4 lang ako. Mamatihin kita. Sumisigaw ka. Baka pumiyak pa ako sa sigaw ka. Mamatihin kita dyan. Eh, kaso, nag-G6 lang. Na-attack yung Reyna. Nadipensahan pa yung mate. Pansado kang gumalo ngayon. So, galo ka na naman. Eh, tumalon yung knight para harangan yung mate. Eh, gumalo na naman. Matigas yung Reyna eh. Ayan, oh, atake. Ganda ng atake, oh. Pero alam nyo ba dito, dahil sa sobrang kulit ng Reyna na yan, tingnan nyo ha, matetempohan siya, knight lang po sa may D4. Ano yan? Inagulang ko na asawa ko, nagtutura ko dito. Putante to. Parang si Jaden, walang hinto magsalita. O, wala na kasi nung may team dyan, ginugulong mo pa ako. Ayan, so, ayan, inatake yung Reyna. Siguro isipin nyo, may check ka. Wala, kicking move lang yan. At as you can see right now, atakado yung Reyna. Kailangan mag-maintain niya yung defensa dito. So, ang only square ito. Kaso, pagkatira po ng B5, na atake yung Reyna, ang gulo na, ang dami, no? Tingnan nyo, nakadevelop kasi yung mga knight na yan. Ang ginawa ng white, puro queen move, eh. Tapos na tempuhan. Ayan, ayan po ang nangyayari ngayon. Eh, medyo nahihirapan siya at mapipilitan pong ibigay yung bishop para madepensahan lang ito at libre na po yung bishop. So, yan po ang simple na example. Pag puro queen o sa opening pa lang, naglabas ka na ng Reyna, hindi maganda yon. Avoid nyo po yon. Okay lang yan siguro. Gusto nyo makaform of checkmate, pero ito tandaan nyo. Gumana man yung form of checkmate, masaya ka sa simula, pero pag sa sunod na game ng kalaban nyo, hindi nagagana yan kasi pag-aaralan na nila yan eh. Effective lang po yan sa simula. Pero in the long run, China will win. Ay, iba pala yun. Usap pa ba yung gano'ng salita? Na, ay, sawa ko. Ikaw lang yung Reyna ang papalabasin. Ay, hindi kita papalabasin. Kukulong kita sa kwarto. Huwag kang magulo, mami. Nag-ano ako dito. Mahirap nang ina-explain ko. Ginugulo mo pa ako. Huwag nyo pong ilalabas agad yung Reyna nyo. Maa-atake po kasi yan. Okay? Unahin nyo i-develop ang knight and bishop. Mag-castling kayo. Yun ang pinaka the best. Alright? So, next tayo. May naiintindihan? Bahala kayo. Basta ako, wala akong pakialam. Kaso early, otherwise, your king may become stranded at the center. Ayan. So, etong castle early, bakit ba ginagawa yung castling? Alam nyo ba ginagawa yung castling muna? Ang castling po, ginagawa yan to put the king into safety. Not just that. Okay, not just that pa ako. No? Dalawang reason po yan kaya tayo nagka-castling. Ha? Example po, ito. Tiraan natin kayo ng basic na nag-castling. Ay, pinitira natin. Ayan. So, ayan. Basic lang. Ayan, nag-castling ka. Pag nag-castling ka, yung king mo, na-put siya sa safety. Bakit? Kasi, ano bang sabi ko kanina? You have to put or make control of the center. No? Ataka-taka dyan sa sentro. Ibig sabihin, yung labanan nasa sentro. Eh, yung king mo nasa E1, medyo malapit sa center yon. So, pag ikaw ay nag-castling na, nawala ka sa sentro. Yung po yung isa, medyo safe yung king mo yan. Payapa yung buhay ng hari mo. Ang pangalawa po, kaya tayo nagka-castling. Kasi, one way to develop the rook, the fastest way to develop the rook, is to castle. Bakit? Tingnan nyo, rook E1, control the sentro agad. Kaya po tayo nagka-castling. Kaya nga sinasabi ko kanina, i-develop muna yung knight and bishop para mabilis ka makapag-castling. Pero sigurado ko may mga magtatanong eh. Coach, mami, yung camera ko, inaarangan mo ganun. Natatakpan yung kapugian ko eh. Eto, ngayon, ang tanong siguro na ka naman, Coach, saan po ako magka-castling? Sa queenside or sa kingside? Marami nagtatanong yan eh. Coach, saan po magandang mag-castling? Sa queen side or sa king side? Diba? Common tanong yan. Sino ang madalas nagtatanong yan? Marami nagtatanong yan. Shoutout po sa mga nagsasinang sir. Pasensya na hindi ko kayo mabasa isa-isa. Mabilis yung tanong ng comment. Thank you po, no? Anyway, saan ba dapat mag-castling? Sa queen side or sa king side? Actually,
Ang sagot dyan madalas depende. Pero kung ako po ang tatanungin, kung kayo nagsisimula, kung gusto nyo mga pagkasing ng mabilis, sa king side. Ngayon, may mga player po na pinipinil nila yung queen side. Pero ang problema kasi sa queen side, hindi naman sinasabing mali po ito lagi. No? Pero pag nagcasting ka kasi sa queen side, example dito, kailangan mong igalaw yung reyna sa opening part pa lang. So, pag ginalaw mo yung opening part pa lang yung reyna, so medyo parang nilalabag mo yung principle na don't bring the queen out early in the game, di ba? Pero hindi ko sinasabing mali yun. Tulad niya, sabi ko, ito pong mga bagay na ito ay hindi lagi tama. Pero most of the time, tama. Yung mga principle na, kasi try and test it na yan. Pero hindi po laging tama yan. Advice lang po na kung magkakasing kayo, unahin nyo na sa king side, medyo mas mabilis. Medyo mas mabilis magkasing kesa sa queen side na gagalawin pa yung reyna. Okay? Pero kayo pa rin masusunod dyan, of course. Buhay nyo yan eh. Bahala kayo dyan. Anyway, sunod po, para mabilis tayo matapos, nagugutom na ako. Play to get the control of the center. Naku po, inuulit yung sinabi ko kanina, no? Yun na nga po, ulitin ko na lang, sa simula po talaga, sentro po ang labanan. Ang play po lagi talaga, kontrolin yan, atakin yan, ayan, ilagay mo lahat yan. Okay? Bigyan ko kayo ng example ng setup. Pareho nag-develop, okay? Boom. Nag-develop, di ba? Nag-develop din siya. Etong isa, kumontrol sa gitna. Kumontrol din to. Nagdepensa, nag-develop dito. Bigyan ko lang kayo ng example. Pareho lang nag-develop yan, no? Pareho lang po nag-develop, ha? Ayan, ha? Pareho po nag-develop. Castling. Ayan, sikat po itong setup sa mga beginner, eh. Ayan, okay. Ayan. Pareho po silang development. Pero tingnan nyo po ang nangyari sa white. Mas kontrolado niya yung sentro, no? Kontrolado niya yung apat. Unlike him, okay, may konting control dito, pero ilan lang yan. Tapos, ayan, may control dyan. Pero hindi niya na-occupy yung sentro. Hindi niya na-occupy yung sentro. Wala siyang pawns sa gitna. Kung titingnan niyo po yung engine evaluation, clearly better na po sa white. Bakit po ganun ang sinasabi? Kasi, the more you control the center, the more space you will have. Tama ba yung bisko? Pag ikaw daw po ay may control na maganda sa gitna, mas marami kang control. Mas marami kang option. Bakit? Maluwag kasi yung mundo mo. Example na lang, ha. O, unahin natin yung bishop. Magbigay kayo ng legal move ng black bishop. Isa, dalawa. Dalawa lang pagpipilian. Samantalang ang white, napakarami. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Meron siyang siyam na pagpipilian na tira ng bishop. Unlike sa kabila, dalawa lang. So ikaw, mas maraming option. Mas maganda ba yun? Mas maganda ba yun? Hindi. Parang ano, nanliligaw ka. Mas marami ka nanliligaw, mas maganda hindi. Mali example ko kasi hindi maganda yun. Mali yun, bad yun. Isa-isa lang po. Sa bagay, ligaw pa lang naman, no? Hindi pa kayo. So technically, hindi ka pa nagluloko. Ano ba yun? No, nanliligaw tayo. Anyway, mas maraming pagpipilian, mas maganda, mas marami kang pwedeng gawin. Mas marami kang pwedeng ano bang sasabihin ko? Mas marami kang mga option kung saan ka dapat pupunta. Diba? Diba? Ganun yun eh. More option, much better. It's always like that. Kahit sa buhay natin, kung mas marami kang pagpipilian, kuwari, mas marami kang option na pwedeng gawin trabaho, mas maganda yun. Automatic yun, mas maganda yun. Diba? Shoutout po sa mga nanonood. Okay? So, kung saan may mas marami pagpipilian, doon ka. Doon ka matututo eh. Doon ka matututo. Doon ka mas makakapagplano ng maayos eh. Okay? Shoutout po sa inyong lahat na nanonood. Joke lang po yung kanina. Paisa-isa lang mga guys. Uy, 1,200 tayo. Okay? So, control the center as much as possible sa opening part pala. Kaya automatic dito, lamang po dyan ang puti. Okay? Asan na tayo? Always try to maintain at least one pawn at the center. Alam nyo ba ibig sabihin nun? Isang pawn daw po dapat at least nasa sentro. Ang sinasabi pong sentro, usapang sentro tayo, ito pong apat na square na yan. Ayan. So, ibalik natin sa pinakasimula. Kaya nga po, kung mapapansin nyo po, yung tirada pong ganito, ayan. Anong tawag po dito? Queen's Gambit, di ba? Ang Queen's Gambit po, no, bakit pa pinapakain yung pawn? Libre yan. Bakit po? Gusto pong i-eliminate ng white yung pawn na nasa sentro. Kasi pag kinain niya, later on, mag-iipon, mababawi, ang lakas ng sentro. Example, ayan, ganyan, development lang tayo, ha? Ayan, example, ganyan. Ay, mali yun, mali. Ayan, mag-develop lang. Tingnan niyo po yung sentro. Dahil nakuha yung sentro,
again, yung space, napakalakas. Natakpan pala, walang yak. Sorry, sorry, sorry. Ulitin ko yun. Ulitin ko yun. Sorry, nagalit, nagalit yung mga tao. Okay, okay, ulitin natin. Ulitin natin. Ayan. So, always control the center at least one pawn. Use one pawn. Example po, ayan ha. Ayan, ayan, ayan. Ayan, 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 ayan. Center, Queen's Gambit. Sa Queen's Gambit, bakit ba tinitira yung Queen's Gambit? Para po pag kinain kasi yan, mawawalan ng center pawn. Ang center po eh, ito po, at least may isang pawn ka daw dyan dapat. At least isa. Maganda na po pag may kahit isang pawn ka dyan. Move on na tayo. Ayan, ayan, ayan. So, dapat may isang center pawn. Kaya nga po pag kinain, mag-ipon. Ayan yung pinapakita ko kanina. Tingnan nyo po mangyayari kasi dyan. Usually, mga ganyan-ganyan tira lang. Ayan, kain. Nakita nyo po ito. Babalik tayo sa pinakita ko kanina. Maraming option yung white. Kasi mas malaki yung space niya, mas marami siyang patutunguhan. Diba? Kaya nga po ang common na tinitira, ano bang number one tira pag nag D4? Ano bang number one tira pag nag D4, D5, C4? Ano bang number one? Ang number one po, C6. Ang number two, E6. Bakit? Para po pag nag C6 ka, kinain, pareho pa rin po kayo may center pawn. Very important na maglagay ka ng center pawn kasi malilimitahan mo yung kalaban mo na talagang i-dominate yung gitna. Tulad niya nang sabi ko sa opening part pa lang po, we need to make sure nakapokus po tayo sa pag-control ng center of the court. Kaya, ang pawn po is very big deal po. Pag nasa gitna yung pawn, napakalaking tulong niyan na hindi ka talaga mauunahan masyado sa gitna. Okay? Ganon din po sa may, ano eh, ganon din po sa may karukan. Oh, bakit po ba karukan? Para kukontrol siya ng isang pawn sa gitna without losing the control of the center. Ganon din po sa French actually. Yun po ang kadahilanan. Kaya po yan ng mga na-device na sikat na opening dati. Ayan o. At least may tigi isang pawn pa rin. Yan po yung reason kaya yun yung mga pinagtitira nila. Okay? Control the center at least with one pawn. Okay? Sana hindi natin matakpan ulit ha. Number ano na tayo? Number 8, do not sacrifice without clear and adequate reason. Tawa ako dyan, kasi ako tumitira niyan, sacrifice, sabay resign eh. Hanip to ah. Nang iya, sabi siguro ng mga nabiyan, ito si coach nagtuturo ng basic principles, siya hindi nag-apply. Hindi, normal naman yon. Like, automatic sa opening part pa lang, eh, parang napaka-basic na, huwag kang kakain ng pyesa, bibigay ka, papalugi ka. Huwag kang magpapalugi. Hindi ko na kailangan explain yan sa board. Pag lugi ka sa material, sa opening pa lang, kung hindi ka naman sure ball, huwag mo yung gagawin. Ako lang gumagawa nun. No? Ika na, i-cross out ko yun. Haanip. I-cross out natin yan. Fake dito to yan. Haanip to ha. Sino bang gumawa ng list na to? Mali eh. De, pero, seriously guys, huwag po kayong magpapalugi ng piyesa sa simula pa ng nalaro, no? Hindi ko sasabing wag lagi, pero titingnan nyo, kung talagang sure ball kayo na may idea yan, eh, go for it. Gawin nyo yan. Pero hanggat maaari, avoid po natin yung mga sacrifice or magpapalugi ng pyesa, giving up material very early in the game dahil ikakatalo nyo po yan sa laro. No? Ikakatalo nyo yan. Okay? Okay. So next po tayo, para mabilis, ang dami kasi nito eh. Number 10 na, develop your pieces towards the center as quickly as possible in conformity with the principle of cooperation. Ang haba ng sinabi, English naman, hindi ko naintindihan. Hindi, ano lang po yan eh. Basically, when you try to develop your pieces, dapat daw po ano, magkaka-ugnay sila. Nagtutulong-tulungan, supportado ang bawat isa. Ang very common na example dyan, yung sa Ruy Lopez. Ayan, E4, E5, control the center, develop knight, attacking the pawn. Dinipensahan ngayon. Ngayon, pagkadepensa ng kabayo sa E5, linagay yung bishop sa B5. Bakit po? Kasi nga, ito po kasing kabayo na to. Dumidepensa siya sa ina-attacking itong kabayo. Gusto niyang patayin yan para makain. Mali pala yung wrong. Mali yung ganong term. Gusto niya pong wasakin ng durugi niya nun eh. Ano, i-capture lang po yan para malilibre. So, kumbaga, coordinated ang bawat tira, no? Hanggat maaari, kung pwede niyong ma-synchronize yung pyesa niyo sa simula pa lang, yung parang nag-create sila ng music. Very important yun.
Bawat tira may plano, bawat tira may idea na kaugnay para magkatulong-tulungan ang mga pyesa. Yan lang po ang i-advise po pag po kayo nagde-develop ng mga pyesa. Very important po 'yon. Shoutout sa inyong lahat, no? Okay, pag-uwi niya pag-close night. Okay, tama 'yon. Bakit ganyan sinabi niya? Anyway, move on tayo next para mabilis. Number ano tayo? Number 11, don't block either center pawn with your pieces. Ayun, basic 'to. Actually, sa E4, E5, makikita mo yung common na ganito eh. Example, yan. Okay. Coach, na-develop ko minor pieces ko, na-attacking ko yung E5. Ako naman si Black. Kakayahin ko yung sinabi ni Coach. Develop minor pieces. Ibig sabihin, knight or bishop yun, no? And control the center. Oh, ay, ito, bishop D6. Kasi minor pieces yan, minor piece yan. Dinidepensahan ko yung E5, nagko-control ako sa E5. Very good ba yan? Very good. Kasi na-apply niya yun. Nag-control siya. Wala na naman yung board. Visit. Sorry. Sorry naman. Ang hirap mag-stream mag-isa. Dapat may taga-control ako eh. Alip na yan, no? Natakbang ko na naman yung stream. Pasaway talaga si Coach. Anyway, ayan. So, E4, E5. Ulitin ko ha. Ang arte ko pa naman kanino. Sabi ko nga. So, E4, E5. Nag-develop siya ng kabayo in, atake yung pawn sa may E5, sabi ng black. Ha! Susundin ko yung sinabi ni coach. I-develop ko daw minor pieces eh. O, it's either knight or bishop yan, di ba? Tapos kailangan umatake sa apat na square. Kaya ang nag-isip ko, eto, bishop lang sa D6. Na-develop ako. Na-atake ko pa yung center square na E5. Depensado, napakagaling naman, di ba? Napakaganda ng nagawa. Pero ang totoo po, mali po yan. Una-una, yung principle na knight before bishop, kaya knight c6 sa kanuuna, hindi niya na-apply. Pangalawa, ito yung pinakamatindi. Because of that move, naharangan po yung isang pawn. At kung naharangan mo yung pawn, mahihirapan lumabas yung bishop na nasa c8. Kung ito po ay tao, sinisigawan niya na yung d6 dyan. Sabi niya, buisit ka, lumayos ka dyan. Makakatayin ka sa akin. Parang ganun ang sinasabi niyan. Kasi usually po, hanggat maaari, magna-knight ka muna. Yan, ganyan, no? Tapos, di ba, bishop c5, kung mag-castling ka man, nag-d6 para yung bishop makalabas dito. Di ba? Ganyan dapat kasi hinarangan mo eh. Hindi mo dapat harangan. I-avoid mo natin harangan yung mga, ano, yung mga pawn natin hanggat maaari. Is another good example kung mapapansin niyo po sa D4 naman, no? Sa D4, bakit po siya nagpagka-tira po nito, no? Wala pong bihira po yung tumitira ng knight C3, B4. Actually, ngayon sikat na yan. Ang tawag niyan, Yubaba London. Pero dati, bihira pong tinitira yan. Bakit? Kasi ayaw niya pong harangan yung pawn na ito. Gusto niya po, ba itulak muna yan bagong itira yung knight C3. Bakit niya po kailangan itulak yung pawn? Dahil kailangan mabuksan po yung diagonal na ito. Dahil later on, yung queen, dyan po pepwesto. So, kaya kahit knight, minsan, no, may naharangan din pala na pawn. Pero kaya titingnan natin kung ano yung pawn na maharangan natin na very important sa game na maitulak natin later on. At siguro doon, hindi nakasagabal yung mga piyesa natin na nakadevelop. Okay? Sana may naintindihan kayo doon. Move on na tayo para mabilis kasi gabi na. Uy, nawala pati yung board. Okay? Number 12, don't block the path of development of your pieces. Eh, sinabi ko na nga. Parang pareho lang yan eh. Pero kanina kasi nag-focus ako sa pawn. So, ganun din po sa ibang bagay. Like example, open file. Magkocontrol ka ng open file. Minsan, yung bishop mo, mas maganda, i-alis mo dyan. Ano ba magandang example na may... ito na lang. Sa French. Okay? Example, French. Ayan. Tingnan nyo po ha. Ayan. O, nag-develop kayo. Ganyan, 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 ganyan. Yung iba po kasi, kung mag-develop ng bishop, let's say dito. Ayan, castling. Castling din. Yung iba po, kung mag-develop ng bishop, dito eh. Which is not bad kasi na-depensahan mo to. Pero because of that bishop e3 development, yung rook po na rook e1 to control the e-file, maharangan mo. And then eventually, kailangan mo din siyang igalaw. Diba? Diba? Kasi parang, oh coach, control the center, sabi mo eh. Pero may mas magandang square eh. Mag-pin ka na lang. Diba? May mas magandang square. So yung iba kasi, hinaharangan nila yung other pieces nila, hindi makaporma ng maayos sa simula. Kaya very important din yun. Titingin nyo lang mabuti. Nakasagabal ba siya pag dinagay ko dyan? Pag hindi, go! Pero minsan, may mga sitwasyon, pwersado kang sumagabal. Yun po yung tinatawag na wala kang mag-aus. Talagang sumagagabal ka dahil yung tira na kalabon mo, pinipwersa kang gawin yun. Kaya mapipilitan ka, no? Yung mga ganang sitwasyon, okay lang. Pero hanggat maaari, iwasan natin nakasagabal yung ibang pyesa para hindi maapektuhan yung
yung other pieces natin. Okay? Nasaan na tayo? Number 13, don't move the same pieces twice in the opening. Ayun, basic yan. Okay, example, tumira po ako ng E4. Ayan, nakaharang na naman. Oy, natanggal ko agad. Tapos, tumira po ng ano, let's say, nag E5. Nag Knight F3. And basic na basic. Okay? Tapos, tumira po siya ng something like Bishop, Knight lang. Ayan, Knight develop. No? Ngayon, tumira ako ng Bishop B5. Okay, pagka Bishop B5 ko, nag-knight po siya dito, dinepensa natin, tira lang natin ang basic. Tapos na-realize ko, ayoko palang kainin yan. Kasi pag kinain ko pala, ayan o, pag kinain ko pala, may ganito, lalim no? Na-realize yun. Lalim no? Pero example, ayoko na dyan, dito na lang ako. Tama ba yun? Bigla ka nagbago ng isip, inatras mo bigla sa C4. Tama ba yun? Hindi tama yun. Hanggat maaari po, wag mong igagalaw yung pyesa mo dalawang beses sa opening part unless kinakailangan. Kung hindi ka naman na-atake, wala kang kakainin libreng pyesa, avoid mo yon. Mag-focus ka sa development. Parehong principle po yan ng don't move too many pawns in the opening part. Kasi pag paulit-ulit mo ginagalaw yung pyesa, ibig sabihin hindi mo nabibigyan ng pagkakataon yung other pieces mo na mailabas mo. Ang hapis ko magsalita. Hindi mo mabibigyan yung ibang pyesa na ma-develop, magamit. At ang tawag po sa mga piyesang hindi nagagamit, batugan. Alam nyo bang tamad sa chess, may tamad din. Yung mga tipong hindi mo sasweldohan. Example, naglaro ka, castling. May mga example na magagandang laro actually. Yung talo ni Wesley noong nakaraan, yung piyesa niya sa queen. Yung queen, yung talo niya kay ano? Yung talo niya kay Kamer nung nakaraan lang. Di ba batugan yung bishop niya doon, hindi nagawang kumilos. At dahil doon, natalo siya kasi may isang piyesa siyang hindi gumagalaw. Ewan ko, panoorin niyo na lang yung video, yung bishop yung talo niya kay Kamer yung nakaraan lang po sa ano, WR na ginana po sa Germany. So, pag may pyesa kasing hindi nagagamit, kinukonsider ka ng piece down. Hindi technically piece down, pero ideally, hindi parang wala ka talagang pyesang ginagamit. Kasi, hindi mo naman siya dinidevelop eh. Kaya nga, pag yung sa isang pyesa ka lang nakatuto, mahihirapan yun. Hindi tama yun dahil hindi mo nabibigyan ng pagkakataon yung other pieces mo na magtrabaho. Lugi. Aba, 1,200 pa rin tayo. Shoutout po sa lahat ng nanonood. Don't forget to like and share, mga kabiyahe, no? Okay, bilisan natin kasi gusto ko nang tapusin. Number 1 na tayo. Don't exchange a developed piece in an undeveloped one. Opo, maganda yan. Okay. So, eto, very important po ito. Tandaan nyo yan, ha. Kung ang pyesa nyo nakalabas na, develop na, kung may natutulog na pyesa yung kalaban nyo, please lang po, huwag nyo kainin. Saan ba magandang example yan? May example yan sa ano, D4, D5. Ayan. London. O, example, London. Okay? Knight F6. Ayan. Ayan, London yan, do. O, nag C5. Okay? Example dito po, no? Okay? Meron pong idea dito na pwedeng kainin yung kabayo. Example, nag-C3 ka, nag-E6, ayan. So, ayan. Dito po, may idea. Bigyan ko na kayo ng idea na pwedeng kainin ito. Bakit? Natutulog yung kabayo, kinain ng bishop. Example, kinain. Ayan. Siyempre, kakainin mo. Ang idea mo kasi, gusto mong chicken. O, di ba? Natutulog yung kabayo, kinain mo ng bishop. Chinek mo sa kadahilanan na makakain mo kasi yung pawn sa A7 eh. Libre yung pawn sa A7 eh. Di ba libre yung pawn sa A7? Pinalit mo yung nakadevelop mo na bishop sa natutulog na kabayo, nakakain ka ng libreng pawn. Paano? Pero hindi po totoo yun. Losing ka dyan dahil sa ginawa mo, dalawang principle ang brinake mo. Nilabas mo yung queen mo ng napakaaga, pinalit mo yung malakas mo na bishop sa natutulog na kabayo, pagkatira po ng C4, matatrap na yung reyna. Matatrap na yung reyna dyan. Walang mapuntahan yan. Di makauwi yan, no? Hindi po makauwi yan. Kasi later on, yung mga idea, kahit mag-casting lang, tapos kukulungin po yung reyna. Tingnan nyo yung evaluation bar, negative 5. Hindi ko na itutuloy, hahaba eh. Pero, dapat, wag ipapalit yung nakadevelop basta-basta na sa natutulog, kahit minsan, may makukuha ka pang material. Tulad po nito, nakakuha pa ng pun eh. Saya-saya na eh. Nung pala blunder, kulang pa yung reyna, minus 4.8. Ayan no, tagilid na daw.
taggilid na daw, wala na, no? Very simple thing po yun na dapat tandaan nyo po, no? Pag naglalaro po kayo ng chess. Opening part. Lahat po ng sinasabi ko ngayon sa mga bagong pasok, it's all about opening part, no? Mga bagay na i-apply nyo po sa opening part. Okay? Okay, so balik po tayo. Asa na tayo para mabilis? Nasaan na tayo? Number 15 na. Ayos. Don't move any of those pawn in front of your castle king unless necessary. Hanip yun. English na medyo malalim na naman yun. Hindi. Huwag daw po tayo magtutulak ng pawn sa harap ng king kung saan nakakasling tayo. Alam niyo po ba? Dahil madalas yan po ay nagiging punot dulo po ng pagkamate. Dahil nagkakreate po yan ng weakness dahil sa mga simple pawn moves nyo na hindi naman kailangan. No? Ano ba magandang example dito? E4, E5, Knight F3, Knight C6, ayan o. Ayan, ganito. So, ano ba magandang example dito? Hindi kasi ako talaga prepare. Bishop C4. Aha. Ano ba magandang example? Na alam niyo po yung pag nag-H3 ka out of nowhere, hindi naman kailangan. Example, kuwari, may mga ganitong tirada, ayan, kumanyan ka. Yung iba po, tumitira po ng H3. Siguro, masasabi natin pwede dahil nga, ayan, oh, may pin, iniiwasan. Pero hanggat maaari, kung pwede pang maiwasan yan, iiwasan mo yan. Dahil, parang nag-create ka ng weakness dyan. Later on kasi may mga possible pong sacrifice. Ang pawn po, tandaan nyo to, ito po, very important po sa pawn. Hindi ko na nabanggit kanina about moving too much pawn in the opening part. Ang pawn po, isa po sa pinaka-unique na pyesa dahil siya lang po yung pyesa na hindi pwedeng umatras. Hindi po siya makakabalik. Once na itinulak mo yan, bawat tulak po ng pawn, example, nagtulak ka po ng pawn, no? Tandaan nyo to, ah. Actually, hindi lang po lahat ng pyesa, pero focus tayo sa pawn ngayon. Every time you move a pawn, you leave a square behind. Like example po, nandito po siya, naka-control po siya dito eh. Dahil po sa tinulak mo yan, hindi mo na kinokontrol ito. Ngayon, may control ka nga lang dito. Pero ang weakness niyan, example, imagine niyo nakalagay yung reyna diyan, no. Hindi niya makain yan. Later on pwedeng exploit na ganyan. Hindi niya makain yan dahil nakapin, kung nandiyan yung reyna, imagine niyo lang. Tapos yung bishop po na nasa E8, pwedeng magano, bishop takes dito kung nandiyan yung reyna. I mean, nagkakaroon kasi ng plano. O tayo kasi nagpa-plana tayo according sa weakness ng kalaban eh. Every time mag-create ka ng isang weakness, dun, kuwari yung kalaban ko nag-create ng H3, naging weak yung G3, halab ako ng paraan para makapunta G3. May mga idea na ako, pwede gano'n, no? O, umatak sa tore, pero syempre, titingnan nyo kung gagana. But, what I'm saying here, every time you move a pawn, may naiwanan kang square, nagkakreate ka ng weakness, doon nagko-control ka. Sisiguraduhin nyo lang, bawat galaw nyo po, naiwanan nyo yung square, pero yung nakontrol nyo, mas worth it kesa sa iniwanan nyo. Parang sa mga jowa din yan, ah. Siyempre, titingnan nyo kung sino mas worth it, yung ex nyo ba o yung present. Napunta tayo nun. Hanip na yan. Anyway, avoid moving pawn in front of your castle king. Very important, in front of your castle king. Pero may idea kasi ako, example dito, no? May idea po ako sa Italian. Ayan, no? Italian po ito, ha? Ayan. Italian na ganyan. Aha. Ayan, no? Ako, okay lang akong example, nag-castling. Castling. Okay. Ayan. Nag-castling. Oh, sabihin na natin gumanito lang tayo, gumanyan lang siya. Ayun, magsasay ako ng tira. Tapos gumanito siya. Ayan. Okay, tingnan niyo po itong mabuti, ha. Yung king ko nakakasling na ba? Yes or no? No. Para tayong bata, eh, no? Siyempre, pag ganyan, pwede kang magwala. Ayan, oh. Tapos atake mo pa. Boom. Oh, kita niyo? Naggalaw ako ng pawn dito sa king side, pero nakakasling ba ako? Hindi. So, pwede ko siyang walang yain, magwawala po ako. Tingnan nyo, biglang lumamang yung itim mo. Kasi, ikaw na atake. Of course, hindi na ako dyan magkakasing. Later on, baka dito na ako magkasling. Since hindi ako nakakasing dyan, pwede ako magagalaw dyan. Kaya, makaka-atake ako. So, tandaan nyo lang, sa harap lang po ng Castle King, avoid moving po yung pawn. Kasi, another example po, pag ina-atake kayo, ano ba magandang example ng position na inatake, pero hindi gumagana yung atake as long as your pawn is not moved yet. Okay? Kung sana may laro kayo para magbigay ko example, ano ba maganda?
Bisa mo din yan para makatulog na tayo. ito na lang sa Petro. Sa Petro, meron bang magandang laro sa Petro? Center counter. Sa center counter. Ito para mas madali. Adipor, kain, Bishop dito, ayan, kain, ayan, ganyan. Paano ba yun? Dito, ayan, take, dito, Bishop dito, nagganyan, nag-gasling, ayan, ganyan, tapos tinulakan. Ayan, no? Nakita nyo yung tulak na yan? Ay, hindi, mali yun. Ano, depensa muna tayo. Kapag di ba sa E6, saka nag-H3. Ayan, nakita nyo po yung H3 na yan. So, ang ginawa niya po, nag-create po siya ng pawn eh. Nagtulak po siya ng pawn. Ngayon yung mga ganito po, may mga idea na po na H5 oh. Tapos ang kasunod po ng H5, bobombahin yan. Kasi nga, nagtulak siya ng pawn. Pag kasi gumalaw yung pawn, yung bomba po ng pawn storm, mas mabilis. Dahil mas mabilis buksan yung sitwasyon. Like example po, makain niya dito, may tulak dito, may G4 agad, na-atake yung bishop dito, mabibilis po mabuksan. Unlike example, hindi ka gagalaw. Huwag ka lang gumalaw, kahit bombahin ka ng bombahin dyan, hindi ka lang gagalaw, hindi niyan magbubuksan basta-basta kasi wala ka na create na weakness eh. May naisip na tuloy ako ng magandang position. Pero nasimula ko na to eh. Sa may ano E4, E5, sa coverage. Anyway, okay. Nakuha nyo sana yung gusto kong sabihin. Pasensya na, hindi ako masyadong prepared eh. Pero yun ang pinaka-ibig kong sabihin yan. Pag nagtutulak ka ng pawn, nagkikreate ka ng weakness, mas madaling butasin yung kingside mo. Mas madaling bustasin. Kaya hanggat maaari, avoid yung mga pawn moves sa harap ng castle king unless kinakailangan. Hindi ko sasabing wag. Pag kailangan, gawin. Pag maiiwasan, please iwasan. Okay? Tandaan nyo po yun. Bilisan natin. Next tayo. Shoutout po sa mga viewers. Oh, may 1,200 pa ng viewers natin, ah. Ayos kayo, ah. Number 16, don't exchange pieces without a good reason. Ayun, yan ang magandang, ano, magandang bagay. Basic lang ito eh. total, nandiyan na tayo sa palit-palit. Huwag kayong makipagpalit pag walang magandang dahilan. Ito, alam nyo na yan eh. Automatic, alam ko lahat sa iyo. Sino ba makipagpalit, walang magandang dahilan. Pero, ang mahirap po kasing tansyahin dyan dito, yung palit ng knight at bishop. According po kasi sa point system, pantay ang score ng knight and bishop. Tama ba ako? Tama, di ba? Pantay ang points ng knight and bishop, sabi nila. Pero nagdepende sa sitwasyon, nagkakaiba po yan. Pero ngayon, ituturo ko sa inyo yung tamang point system ng knight and bishop. Okay ba yun? Kasi yan yung mahirap na palit eh. Hindi mo maunawaan, coach, tama ba yung palit ko dyan? Ganit ng knight and bishop, dun actually nagkakagulo-gulo sila. Yung palit ng knight and bishop, kailan tamang ipalit ang bishop sa kabayo, kailan hindi tama, di ba? Kasi ang iniisip nila, pareho sila ng puntos, pero actually, hindi po eksaktong pareho. Okay? Okay, hindi po eksaktong pareho yan. Bigyan ko kayo ng dahilan, okay? Hindi dahilan, bigyan ko kayo ng tamang computation. Okay? Ang bishop po, ito ang points ng bishop. Okay? Tandaan nyo to. Ang puntos po ng bishop, hindi 3 points. Ang puntos ng bishop, 3.25 / 3.75. So, ibig sabihin, ang bishop, pwede po siyang 3.25, pwede po siyang 3.5, pwede po siyang 3.75. So, pinakamahinang bishop is 3.25. Ang pinakamalakas na bishop, 3.75. Yun po ang puntos ng bishop. Tandaan nyo yun, ha? Ang puntos naman po ng kabayo, 3 points to 3.5. Ibig sabihin, pwede po siyang 3 points, pwede po siyang 3.25, pwede po siyang 3.5. Pag napakaganda ng kabayo mo, 3.5 yan. Pag medyo alanganin, o sakto lang, 3 points. Yun po yung puntos ng bishop. Ha? Basketball, 3 points daw. Ha? Okay? Yun po ang puntos ng bishop ng kabayo. Ang gulo ko. So, bishop, 3.25 to 3.75. Ang kabayo, 3 points to 3.5. Yan po ang ilalagay nyo sa isip. Ngayon, ang tanong, ito yung magandang tanong. Coach, paano siya nagiging 3.25? Paano siya nagiging 3.5? Paano siya nagiging 3.75? Yun yung magandang tanong, di ba? So, dito po yan nagkakatalo. Nasa opening part po yan. Bakit? Ang puwersa po o score po ng bawat material ng kabayo bishop ay nagbabago depende kung gaano kalakas yung control niya sa gitna. Okay?
Kung gaano kalakas yung control niya sa gitna, dun po nagkakaiba-iba yung pala. Eto, with the use of the engine, okay? Ayan ah, okay. E4, E5. Engine to, para hindi ko na-explain ng maharabi, bakit ano eh, pakita mo, bakit mali yan? Kasi pag in-explain ko na napakalayo, itatagal tayo dito. Papakita ko lang, oh, nag-develop ako ng knight. Nag-develop din siya ng knight, okay? Tumira ako ng bishop dito. Okay, tumira ako ng bishop sa B5. Ina-attack ko yung kabayo. Okay? Ang ginawa niya, nag-develop lang po siya ng kabayo. Tapos, tingnan niyo po yung evaluation. Tingnan niyo mabuti. Silipin niyo mabuti, ha? 0.04 yan, eh. Mataas ng konti yung white, ha? Sa mga bagong pasok po na hindi nakakalam na evaluation bar, kung titingnan niyo po yan, pag nasa pula po yung kulay, kumbaga pantay yung kulay ng itim at puti, equal yon. Pag nasa taas ng konti, lamang po dyan ang puti. Ngayon, tingnan nyo itong mabuti ha, randomly kakainin ko po yung kabayo sa may C6 ng bishop. Tingnan nyo yung bar ha, hindi ko sure to kung tama, magkakagano na. Pero tingnan nyo yung bar ha, lamang po yung puti ha, lamang yung puti. Kinain ko. Boom. Anong nangyari? Bumaba ang evaluation bar. Naging equal, kanina lamang ng kapiranggot ang puti. Bakit ganun? Anong nangyari? Ibalik natin, no? Kasi, ang bishop po na to, since indirectly, indirectly po, kumokontrol po siya ng gitna dyan. Eh. Bakit? He's attacking a knight which is controlling the center. Kaya indirectly, nakadevelop siya ng maayos. Hindi man siya kumokontrol na direkta sa gitna, umaatake po siya sa kabayo. So, anong score po nito? 3.75 yan. Same thing with the knight na nakadevelop po siya ngayon sa C6, kumokontrol siya ng sa gitna, 3.5 yan. So, in this case, pareho silang nasa magandang square, lamang ang bishop yan. Kaya pag kinain mo yung kabayo, bilang bumababa yung kalamangan, hindi naman ikaw losing. Pero yung kapiranggot po kasi na yan, pag nagpatong-patong wrong decision of exchange ng knight and bishop, lumalaki yan, eventually, hindi ka na makarecover. Natatawa ko sa sarili ko eh. Naintindihan niyo po ba? Basic yan ha. Oh, another example. Maganda to. Ito. Saan pa? Sa four nights. Bahala na. Ayan. Ganyan. O, kain. Okay ba? Okay? Ngayon, pumunta dito. Kinain. Ayan. Tapos tumira dito. Ayan. Sikat po ito sa catch four nights. Ngayon, sa sitwasyon ngayon, pwede bang kainin yung C3? Pwede bang kainin? Yes or no? Mas naiintindihan bakit nakiso sa teacher ko. Sa ngayon po, actually, pag kinain mo yan, mali yan. Though, technically, pag unang tingin, parang okay lang siya. Kasi pag example, kinain mo, ang nangyari po kasi, ito po yung one of the requirements para i-allow mo yung sarili mo ipalit yung bishop sa isang kabayo. One of the requirements yan, hindi ka man lumamang ng material, dapat makadestroy ka ng pawn structure. So, kinain mo man yung kabayo na destroy yung pawn structure, pero technically in this position, hindi po tama yan. Okay? Kasi nga, na-destroy mo man yung pawn structure na yan, later on, you have to play D5, and then later on kasi, pag in-analyze mo to, yung theory kasi to, masyadong malakas yung bishop. Masyadong malakas po ang magiging bishop niya. O, sa pagkakataon yun, hindi pwede. Ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na pwede. Eto po, ituloy natin. Ayan. Linya to eh. Ayan, ganyan. Kain. Okay? Nag-castling. Linya lahat yan. Nag-castling din. Okay, pagka-castling, bishop G5, C6. At pagka C6, tumira po nito. Ayun. So pagkatira nito, ito gagawin po ng black dyan. Linya po ito ha, nagtira lang ng H6. Pagka H6, kinain, nagkainan. Ayun, parehong nabusog. So ang ending, napalit yung queen pati yung knight sa bishop. Ang tanong, okay ba yon? Okay lang po sa pagkakataon nito. Actually, this is a proper line. Equal po ito. Nilalaro ito ni Magnus as white. Ang nangyari po kasi, nasira mo ng sobra yung pawn structure. Napakasagwa. Naging napalit man po yung knight and ang bishop mo sa kabayo niya, ang pangit ng pawn structure and yung pawn structure mo healthy pa. Kasi dito po ang linya magna-knight ito na eh. Tingnan niyo yung pawn structure. Napaka-healthy. By the way, malalaman niyo po kung gaano ka-healthy yung pawn structure niyo, depende po sa
Paul Island. Yung number of island, dito po, isa. Yung ibig sabihin ng island, yung tumpok-tumpok po ng pod. Isa, dalawa, tatlo, apat na pod island. Samantalang ang white, isa, dalawa lang. The lesser pod island you have, the better. Ayan, the better. Pag konti ang pod island mo, mas better. Anong magandang explanation nun? Bakit? Bakit better? Pantay lang naman sila ng bilang, ha. Mas better po sila dahil ang mga pod, kumbaga sa ano, ano yan eh, tropa-tropa yan eh. Magkaakibat yan eh. Nagdidepensahan yan. Example, ito po. Ang dinidepensahan niya ito. Ngayon, since ito magkakadikit, madidepensahan nila iset. Sa example, iset up po lang na ganyan yan. Ito na lang yung weakness mo. Isa na lang. Samantalang sa kanya, lahat yan weakness. Hindi po sila madepensahan ng kapwa nila po. Hindi sila magkakatulong-tulungan. Kaya nga, hindi maganda yan. Iwasan niya yan. Ape is stronger together. Oh, parang walis ting-ting. Ayan. So, ayan po na eto, tanggap po yan na okay lang yung palit mo ng bishop sa kabayo kasi kahit papano, nasira yung pawn sucker. Pero hindi ko po sinasabi na lamang po dito ang white. Ha, linawin lang natin kasi may napulot naman po siya na pair of bishop. Ang gusto ko lang sabihin dito, compensated yung palit mo ng kabayo sa bishop. So, kahit na pareho po silang highest point, yung isa 3.5, yung isa 3.75, nalugi ko ng 0.25, okay lang kasi nasira naman yung pawn structure. Okay? Haba na explanation ko doon. Nagmamadali ako. Anyway, move on na tayo. Sana naintindihan yun. Nasaan na tayo? Don't exchange. Ay, nasaan na ako? Ay, malayo na pala ako. Ito na. Don't capture send. Ay, ito pala. Ito pa. Don't make your less pawn moves. Ayan, sinabi ko na yan. Number 17, no? Huwag po tayo basta-basta tira-tira. Nang pyesa. Ay, ng pawn, kasi hindi na maibabalik yan. Don't exchange pieces without good reason. Number 16, sinabi ko na yan kanina. Number 18, don't capture a center pawn pre with a piece, especially with your king still at the center. Ayan, ayan. Ito, maganda to. Maganda to. Karamihan po kasi tayo, basta libre pawn, kumakain agad eh. May tamang timing din po ang pagkain ng libreng pawn sa gitna, ha? Okay? May tamang kain din po ang libreng pawn sa gitna. Hindi po basta-basta yan. Dapat sisiguraduhin nyo pag kumakain po kayo ng libreng pawn sa gitna, yung king nyo po medyo safe. Like, common example po yan. Example ito, ayan. Sa Ruy Lopez. Ito, number one example po ito, no? Yung tumitira po ng A dito, kain, and then nag-knight takes. Okay? Kumain ako ng libreng pawn sa gitna, pero yung king ko nasa gitna pa. Nasa gitna pa yung king. Anong mangyayari dyan? May tira po dyan na queen d4. Pag umatras ka, may kain, check ka pa. So, mapipilitan ka, ipalit yan. Pag kinain, ikaw pa ngayon ang hindi nakakastling. Tapos, bishop down, castling. Yan yung common. Okay, papakita ko yung malaking diferensya pag nakapag-castling ka na. Okay? Example po, nagtira po siya ng bishop dito, nag-castling ka lang, nag-develop siya dito, ayan, kainin mo ngayon, kain, ayan. Wala po yung mga ganun dyan eh, hindi na po yan, kasi pag umatas ka dito, siya pa yung kumain, siya pa madadali. Di ba? Ang laki ng diferensya pag wala yung king sa gitna. Binabalis ko lang, I'm just trying to show you yung difference pag kumakain ka ng center pawn na yung king mo ay nakakastle na sa hindi pa nakakastle. Kaya nga kadalasan po, hindi po kinakain kahit libre yung center pawn. Lalo na yung king mo nasa gitna pa. Meron pong mga theories na proven na pwedeng kainin. Example po, yung tinatawag po nila na Berlin. Yung castling lang, di ba? Ito po, proven po ito kasi na proven. Naaral na po ito ng husto. Alam na pag kinain po ito, tabla ang kakalabasan. Di ba? Marami ng laro yan. Na pagka ganyan, pagka D4, ayan, umaatras lang po, na D6, tabla kakalabasan eh. Yan ang nangyayari, di ba? Linya talaga yan eh. So, tabla kakalabasan yan, ito yung tinatawag ng Berlin, kasi proven na, naaral na, theory na yan. Ngayon, yung mga principle po na sinasabi ko sa ngayon, applicable po ito sa mga sitwasyon na hindi nyo alam yung theories. Kasi kahit ako po, sabihin na natin, karamihan sa inyo, sa mga viewers natin ngayon, actually, lamang ako sa inyo talaga pagdating sa opening. Tama po ba? Yabang eh. Lamang ako sa dami ng alam na opening. Pero, ang totoo po, konti lang ang alam ko. Marami pa rin po ako na experience sa opening na hindi ko alam ang gagawin. Ngayon, pag hindi ko alam yung gagawin, susuko na lang ba ako?
Kumbaga, porkit may crush siyang iba, hindi ko na ipipilit sarili ko. Hindi, pag hindi ko alam ang gagawin, syempre hindi tayo susuko. Pero saan ka pa rin maglaro, kailangan mo pa rin kapain yan. Ngayon, kung mapapansin nyo, bakit nakakapa nila? Bakit nalalaman pa rin nila yung mga magagandang tira after thinking? Kasi nag-a-apply po kami ng basic principle. Yung mga sinasabi ko po ngayon dito, yan po yung ina-apply natin. Mamaya siguro magpapakita ko ng example. Isang opening na hindi natin alam, o magbibigay ko ng ano, ng tira-tira lang, tapos opening principle na i-apply natin para makasurvive tayo ng opening na hindi tayo lugi sa middle game. Okay? Loko, magsusuko. Okay, so punta na tayo sa susunod para mabilis. Nasaan na ba tayo? Number 19, don't try at any cost to win material to the detriment of your development. Ayun. Very important yan. Ayan, actually may maganda akong example dyan kasi paborito ko te. Paborito ko to. Sa center counter, ayan o, isa to sa paborito kong tinitira. Ayan, eto maganda example. Okay, nagpakain ako ng pawn, hindi ko kaya inain, ginanito ko. So, ang ginawa, dinipensahan. E ngayon, nag-C6 ako, kinain, pagkakain, may video ko nito, panoorin nyo na lang. Ang ending po nito, 1 pawn up ang puti. Tama ba? Lamang po ang puti eh, ng material eh. Lamang siya na 1 pawn, pero kung titingnan nyo yung development, naka-develop na yung dalawang minor pieces ko. Actually, kung titingnan nyo yung evaluation, very equal po ang laban. At kung kuwari, nag-knight f6 ka, mag-e4. Tingnan nyo, nag-normal control lang siya. Nag-e4 lang ako. Normal control lang din po ng pawn sa gitna. At sinasabi, bumalikwas na. Lamang na daw po ng konti ang itim. Bakit? Kasi kahit lugi po tayo sa material, nakakontrol po tayo sa gitna eh. Nagkaroon po tayo ng magandang pagkakataon na makapwesto ng maayos at dahil dyan, later on sa middle game, napakaganda ng magiging atake natin. Hindi nga po siya pwede yung simple development, no? Kasi may e4 na eh. At pagka e4, aatras ka na naman, tira ka lang ng bishop c5. Tingnan nyo, napakalakas ng development siya. Walang development. Di ba? Ang threat na po natin, queen d4, ayan o, dahil yan po sa yung puti, medyo nagtakaw po, nagkakain po siya ng pawn sa simula pa lang. Ang nangyari, na-delayed yung development niya, mabilis tayo nakadevelop, at dahil dun, okay pa tayo. Lamang ang item, no? Ganon. Ganon po ka-basic. Huwag po tayo basta-basta kain ng kain ng pyesa, kain ng kain ng pawn. Ang ending po, nalulugi po tayo masyado sa development. Hindi po maganda na because of simple pawn, ayun, nangingisa yung hari natin sa gitna. I-focus po natin, development ng pyesa, mabilis, mag-castling tayo. Ayun. Okay? Naintindihan nyo? O move on tayo next para mabilis matapos. Number 20, don't just attack while your king is not safety. Tuck in and or you still have undeveloped pieces. Ayun ang sinasabi ko kanina, mahirap pong umatake na yung king mo ay hindi pa safe. Very important na lagi mag-castling ka kaagad. Kasi alam nyo po ba, ano po ba ang goal ng laro? Ang goal ng laro is to checkmate your opponent king. So, kung ikaw ay atake, yung king mo hindi pa safe, prone to counterplay po yan. Marami po counterplay kasi dahil yung king mo nasa gitna. Dahil kahit na, let's say, umatake ka, makakain ka ng material, yung king mo naman, eh, mamamati mamaya-maya dahil nasa gitna, hindi pa safe. Hindi po worth it na umatake ng hindi pa safe yung king. Make sure you put the king into safety, whatever the position. Sa opening part po ito, lagi talaga safe yung king. Number one yan. Ako, pag estudyante ko, may magandang tira. Minsan, umatake siya. Sabi ko, alam nyo ba, minsan napapagalita ko pa rin. Sabi ko, naiintindihan kita? Gusto mong umatake? Pero nineneglect mo yung safety ng king mo? Hindi maganda yan. Dapat laging safe yung king. Kasi yung counterplay, laging nandyan lang sa tabi-tabi. Basta hindi safe yung king, madadali ka pa. Kaya ka dito nga, minsan pwede ka mag-casting para sa future bone. No? Play safe, gumalaw, kaya di mo mauhuli. Nagbababae, coach. Iba na yan, ha? Ano? Ano yung mga pinag-usapan nyo? Isang tama yung mga usapang mga babae-babae. Focus tayo dito, ha? Okay, number 21. Ayan, ito basic lang po ito. Actually, pag naglalaro kayo ng chess, definitely you have to apply this. Don't play automatic chess. Ano ba yung sinasabi nilang automatic chess? Alam niyo kung ano yung automatic chess? Sino nakakalam na automatic chess? Ang automatic chess po, yung parang pag nakita mo mukhang tama na tinitira mo,
Like example ako. Example na lang ito. Ayan. Dito automatic ako. Castling na ako diyan, automatic na. 'Di ba? Ako yung white, magka-castling ako diyan. Flip natin. Automatic castling ako kasi principle 'yan eh. Si tinuro 'yan eh. Mag-castling ka daw eh. Dapat mag-castling ka. 'Di ba? Ititira mo ba agad 'yon? No. Tandaan niyo po ito. Huwag po kayo maglalaro ng tira agad porque part of the principle. Kasi dito po, ito po talaga ang mahirap. Yung sinasabi kong principle, okay, madali yan, matatandaan niyo yan. Pero ito ang mahirap pa. Sabihin ko na sa inyo, kung ano mahirap sa chess. Ang pinakamahirap po sa chess, pag there are more than one principle na pwede mong i-apply and hindi mo sure kung sino ang ipra-prioritize. Yun po ang mahirap sa chess. Ang chess talaga, madali lang pag-aralan yung principle na sinasabi ko na yan. Lahat po yan, matututunan yan. Yan oh. I-print screen nyo lang yung sulat-sulat yan. Kabisaduhin nyo. Baka kabisado nyo yan eh. Pero dadating po kayo sa punto na naglalaro kayo, may isa, dalawa, tatlo, minsan lima, more than that, na principle according sa mga, sa, according dyan, according dyan, more than five ang pwede mong i-apply. Ang tanong, sinong ipa-priority mo? Diba? Yun ang mahirap eh. Pero syempre, automatic, ipa-priority natin kung sino mahal natin. Alam mo yung priority mo yung mahal. De, ang seryoso, yun ang mahirap. Ngayon, yung kung sino ipa-priority, madidevelop nyo po yung tamang thinking based on experience. So, i-advise ko po talaga na maglaro po kayo ng maglaro para mas malaman nyo kung sino ang mas ipa-prioritize nyo. Kaya nga ako, pag naglalaro, iwasan po yung automatic chess kahit sabihin part of the principle na yan, tira na yan, matic na yan. No, there's no such thing as matic chess. Laging nag-iisip. No, lagi po kayo nag-iisip. Kahit anong pong laro, opening, anong parte yan ng laro, basta by position, tumira yung kalaban nyo, kailangan kayo mag-isip at siguraduhin tama ang pipiliin. No? Kaya nga, kung maaari, take your time, don't move too fast, use your time wisely, yan yung sinasabi ko sa mga estudyante ko, pagka kayo po ay naglalaro. No? What if iba priority niya, bahala kayo sa buhay niyo dyan. Don't ignore your opponent moves. Ayun, number ano yun? Number 22. Wag na wag pong babaliwalain ang tira ng kalaban. Actually, pinikli yun eh. Ang tama dyan, always look at your opponent last move. Titingin sa huling tira and then after you look, magmamasid-masid ka, yun, maganda yun, pwede sa akin yun. Tsaka lang. Magmamasid-masid ka dyan, pag nakita mo na yung tira ng kalaban mo, ang sasabihin mo na ngayon, bakit niya tinira yun? Maganda yun. Available kaya? hindi ganun. So, titingin ka, pag okay, example, eto na lang, basic example, para mas madali explain. Okay, ayan ha. Tumira ngayon ng Queen F3. Aba, matindi. Nilabas yung reyna. Hindi sumusunod. Eto namang, eto naman pong black. Sumunod. Sabi nga nun. Sabi ni Coach, develop knight before bishop control na center. Tatanon ako sa D4. Yan yung threat ko eh. Atakein ko yung reyna mo. Yari ka ngayon. Sabi ni Coach, gaining tempo moves eh. Atakein yung reyna. Lumabas agad eh. Yan ang gagawin ko. Sisiguraduhin kong maititira ko yan. Eto namang white ngayon, nag-bishop C4. Yari ka ngayon, hindi mo tinipensahan. Bagsak reyna mo, may threat pa ako dito. Ano ang gagawin mo? Ang away ko, no? Ang away ko. E ang nangyari pala, hindi ka walang sumilip sa huling tira ng bishop C4. Ang gusto niyang gawin, mamatihin ka pala sa F7. Iyak-tawa ka ngayon. Ha? Iyak-tawa ka, naunahan ka pa. Ha? Crush na crush mo. Gusto mong ligawan. Hindi ka nagmamasid-masid. May iba na palang umaaligid. Ayan. Nasa lasiyang ka. Ganon ang mangyayari. Ganon po ang ibig sabihin. No? Always look at the opponent last move. Ang dali lang naman dipensahan. If you simply look at the last move, nag-bishop C4, hindi mo iisipin na, uy, nag-develop lang yan. Wala yan. Yan lang yun. No, you have to make sure na naiintindihan mo ang tira ng kalaban mo kahit ano pa yan. Ito po isa pa pong makakatulong sa inyo. It's very important sa mga player na basa mo ang tira ng kalaban. Sabi nga nila, ang lahat po ng malalakas na manlalaro, basang-basa po nila yung tira ng kalaban. Kasi it's very important na kita mo yung threat ng kalaban mo.
Dahil pagkita mo yung threat ng kalaban mo, alam mo yung next step na gagawin mo. Alam mo kung paano ka didepensa, alam mo kung paano i-deal yung tira na yun. Okay? Ganun po. Kaya nga, dapat, it's very important talaga pag naglalaro kayo ng chess, always look at the last move of your opponent. Hindi pwedeng tira ka lang ng tira dahil may plano ka na. Lagi mong i-consider yung plano ng kalaban mo. Ikaw, ang plano mo, liligawan ko siya next week. Eh, yung plano ng isa, liligawan niya na bukas. Na taon, malupit pala na miskarte. Yari ka ngayon, iyak ka na lang. Kasi may jowa na yung crush mo. Ganun basta ganun yun. Okay? Always look at the opponent last move. Alright? So, sana naiintindihan yun. Move on na tayo para mabilis na. Always play with confidence. Opo, yabang. Rely on your own ability. Play and concentrate in your game, not the player. Kalaban si Crush, eh. Hindi makapag-concentrate. Walang ya. Kinindatan ni Crush ako naglalaro. Ubus! Wala ka. Hindi, ganito yan. Okay, hindi. Actually, ang application po nun is ganito. May mga time po na example, ako nung based on my experience, nagsisimula po ako nung hindi pa ako master. Regular naman ako nagpa-practice, pero pag master ang kalaban ko, pag master yung kalaban ko, medyo ano po ako eh. Medyo ilang ako, hindi ako makapag-isip, kabado ako, bawat tira niya, feeling ko napakaganda, may plano siya, takot ako. Kasi, ang ninalabanan ko yung kalaban ko eh. Kalaban ko si Idol eh. Automatic talo na ako dyan. Ganun yung nasa isip mo eh. Hindi dapat ganun. Pag kalaban, ano, pag naglalaro ka po, don't play your opponent. Laruin mo yung position. Kasi, kahit sino pa yung kalaban mo dyan, kung ang position ay winning ka, winning ka. Kailangan mo lang hanapin yung tira. Yun po ang ibig sabihin nun eh. Kailangan confident ka kahit papano. Hindi ka dapat masyado. Huwag kong, dapat, ano to, maayos pagsasabi ko dito. Hindi ka po dapat masyado re-respeto during the game ha, sa kalaban mo, kahit sino pa siya. Tanggalin mo yung konting respeto, yung respeto na, ay, malakas yan, hindi magkakamali yan. Kailangan isipin nyo na tao din yan. Nagkakamali yan, ikaw, nag-i-improve ka din, nagpa-practice ka naman. Dapat kumpiyansa ka, kaya mo yan. Laban lang. Ganun, kahit na gaano pa siya kaganda. Basta pinakitaan mo ng mga malupitang the moves, mapapasagot mo yan. Think positive, sabi nga nila. Tama ka, Ken. Ayun. So, sana naiintindihan nyo yun, no? Ganun po dapat pag naglalaro. At ang pinakahuli, think before you make a move. Kinuli talaga yun, eh, no? Anyway, it's very important. Chess is a thinking game. Kailangan po tayo nag-iisip pag tayo ay naglalaro. Hindi ka pwedeng tira lang ng tira. May mga naglalaro, nung nakaraan, naglalaro po si Wesley So, nagla-livestream ako mahaba eh, ang dami nagko-comment, ang bagal naman tumira na yan, kala mo hindi marurunong. That's not true. Kaya po sila mabagal tumira kasi iniisip po nilang mabuti. They're just using their time wisely. Kasi pag naglalaro ka po ng chess, manalo ka man within 1 minute, 2 minutes, within 1 hour, 3 hours, ang score po niyan, 1 lang. Wala pong additional points pag nanalo ka ng mabilis. So, tulad po ng ginagawa nyo, pag nagsosolve kayo ng mat, since natapos nyo na yung problema, nasolve nyo na yung problem, pero may time pa kayo, anong gagawin nyo? I-double check nyo. Titingnan nyo, baka may na-miss. Diba? There's nothing wrong with double checking kasi oras nyo naman yun eh. Hindi naman kayo nagbayad ng extra para gamitin yun eh. So, gamitin nyo lang po at siguraduhin, nag-iisip bago tumira. Huwag kayong titira-tira basta-basta. Okay? So, yun lang po. Na-cover na natin yung 24 na basic opening principle na pwede nyo pong ma-apply pag po kayo ay naglalaro ng chess. Okay? Sana may naiintindihan kayo. Oh, may mga tanong ba kayo? Sana wala kasi ayoko sumagot. Anyway, yan po yung mga basic principle na dapat nyo matutunan pag po kayo ay naglalaro ng chess. Ayan. So, siguro bilang pa na po, ang gawin natin, mag-cover tayo ng isang opening
na magandang tingnan, and let's simply apply those basic principle without applying popular theories, ha. Hindi tayo gagamit ng mga ano popular theories. Okay? Bakit ang pogi mo? Ano? Hindi ko masagot yan eh. Okay? Mga popular theories lang ang ating hindi tayo gagamit ng mga sikat na linya, mga principle lang. Siguro maganda maglaro na lang ako, no? Para hindi na kayo. Sign out ko to. Hanap ako ng mababa rating dito na account. Siguro maglaro na lang ako. Punta po tayo dun sa Leeches playing. Oh, walang video ah. Ayun! Oh, hindi ko nakita yung sarili ko. Sabi ko, sayang naman ang kapugian natin kung hindi makikita. Binaisik ni coach. I mean, olaw lang mag-isa. Ano yun? Principal coach, paano kaya siya mapapasagot? Alam niyo yung principal na yan. Ha? Teka lang ha, may problema yung ano, leeches namumuti eh. Ayan, sana po may natutunan kayo. Thank you po sa mga nanood at tumambay. Sana ma-share nyo. Na-promise ko to kasi kahapon, kaya napilitan na akong gawin. Galit na si mami. Bakit naman siya magagalit? So, mag-sign in tayo. Gamitin ko yung back to basic. Ayan. So, eto po is back to basic. Siguro isang laro lang, bilisan natin. Siguro 5 minutes po ang aking i-challenge para po medyo mahaba-haba yung oras. Bo, grabe. 24 rating na kalaban. Okay. Control the center lang tayo. Yan lang po ang i-apply ko lahat dito, ha. O, control the center. Knight lang ako. Develop knight daw, sabi ni coach eh. Okay, so, inatake niya yan. Pwede akong kumain, tapos mag-ganyan. Pwede din po akong mag-simple lang na D4 o knight C3 para develop. May kain na gano'n, di ba? Pero ako, gagawin ko kain. Ayan. Tapos, may center pawn siya na isa, di ba? So, ako din, dapat may center pawn. Di ba? Pareho lang kami may center pawn. Okay, inatake niya ito. Pwede ako mag C3 para depensan. Pero, sabi ni coach, develop lang tayo, eto. Pero sa totoo lang, hindi po ito maganda sa kadahilan na may knight na gano'n. Pero hindi niya naman ginawa. Nag-isik siya. Basic pa rin ako. Ayan, basic lang ako. Nag-castling. Na-apply ko na po lahat. Ngayon, develop natin to lahat. Saan pupunta? Yan ang magandang tanong eh. Saan pupunta? Ang linya po dito, usually kailangan mo mag-C3. Bakit kailangan po madepensa niyan solid? And then, saka po ilalabas isa-isa. Ganyan po ang common na ginagawa dito, no? Pero ang C3 kasi, basic ba siya? Well, nakakasling na tayo, I think siguro pwede na, no? Nakakasling na tayo, kaya eto muna tayo. Saka yung bishop kasi hindi ko pa alam kung saan ko ilalagay. Ayun, so dito ko na lang ilalagay, ipipin natin yung kabayo niya. Ayun, no? Nag-F3 siya, so atras tayo, malamang. Hindi ko alam, okay, knight naman. Alright, nalabas sa lahat ng piyesa natin, masaya na tayo. So opening part, okay na tayo dyan. Ang susunod na, yung mga tore sa open file, ayan, control lang center. Tinulak agad, parang laro ito ni Wesley, ha? Naalala niyo yung laro ni Wesley? Kaya no? Eh, sino ba yun? Just player yung kalaban niya na yun eh. So, kainin natin kasi tutulakan eh. O, tingnan natin kung anong gagawin natin di sunod. atras lang, atras. Okay? Ay, kaso pipin niya ako eh. May tulak po kasi siya. Yan po ang kanyang threat. Kaya ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko din eh, sa totoo lang. O, atras naman ako dito, ang pangit naman. May nakikita ako sacrifice, pero ako yun eh. Hindi basic yun eh. Hanap na yan. So, anong gawin natin? Dito na lang tayo, atras, para hindi niya matulakan. Yun nga lang, ipipin niya po tayo, most likely. Ay, hindi ako pinin. E di, tatalon na ako. Hindi niya ako pinin, no? Akala ko ipipin niya ako eh. Akala ko ipipin niya. So, talo na lang tayo dito sa D5. I'm not sure kung tama. Pero, nawala kasi yung weakness niya eh. Uy! Oh, hanip pa. So, ipalit natin to. Kasi kakainin yun. Kailangan depensahan. Saka malakas yung bishop. Ito yung tamang way ng pagpapalit. Kasi malakas po yung bishop na ito eh. So, ipapalit natin sa isang bishop. Diba? Yung mga simple idea how to exchange. Yan, ma-apply natin dyan. So, kinain niya, kakainin ko din, of course. Hanggat maaari, pag kumakain ka ng pawn, papunta sa gitna. Baka mag-E6. Ay, hindi naman siya nag-E6. Aha. So, bishop lang dito. Anong gagawin niya? May threat po ako, ha? O, kaya nag-king move siya. Chess player din, eh.
Okay, so dito ako. Ang weird, no? Pero yung knight kasi, very important ito sa strategy. Wala kasi akong tactics dito. So what I'm trying to do right now is to put the pieces in a right, in a better squares. Like dito, hanap ka. Saan mas maganda? Dito. Dalawa nakita ko eh. Ayan. So yan po yung mga nakita ko dyan. Ayan. So eto, eto po yung tinitira ko. Ay, may kain pala siya dun. Mani. Mali ako. Pero okay lang. Naipakain ko na eh. Ay! Hanep, no? Tapos may kain siya dun. Astig. Astig, astig. Maganda yung threat niya. Masyado naman niya nilaliman. Basic lang ang hinahabol ko eh. Nilaliman niya na. Hanip na kalaban natin. Loko, no? Sige, sige, sige. Nilalaliman niya eh. Pagkain ko, may kain siya dun eh. Antas kasi ng rating 2400. Dapat palang galingan ah. Loko to ah. Okay. Teka lang ah. Dito. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Nilalaliman niya eh. Okay. Dito lang. Nilalaliman niya, sir, eh. Gagalingan ko na. Nilalaliman niya. Gagalingan ko na. Anong visit? Taas kasi ng rating niya, eh, no? Taas kasi ng rating niya, eh. Kaya napilitan akong galingan, eh. Bibisikin ko lang, eh. Hindi, tapos na ako sa opening. Kaya iba pa sa ano ng galingan dito. Nagday lang bang ganun eh, no? Wala na, hindi na to opening part. Kaya okay lang galingan. So, wag natin ibigay yung pawn. Uy, mali ah. Dagay lang ah. Kakainin niya yun eh. Depensa natin. Ang idea ko gaganito. Okay. Magsak natin to. Alright, kain. Rook takes na lang kaya. Rook takes para definitely labang ng pawn. Ito next ko, atake. Kain dito. Yan, yan na nga yung next ko. Lonely, I'm so lonely. I have nobody. All my own. Aba, one piece up na to. Ano pang pinagyayabang niya dito? Huwag nga natin pakain niya. I'm Mr. Long. You're the only one. Ay, nagutom na ako. Di pa ako kumain. Lonely na. Lonely, lonely. Dito. Para hindi makaano talaga yung tori niya. Wala siya ngayong tulong. Okay. Lapit muna. Kain. Dito. 1 piyesa eh. Okay. Gamitin natin yung kabayo. Dito. Checking ko siya. Papawin ko siya doon. Check. Dito lang. Kunat ko. Dito. Kunatan lang natin si kuya. Check. Dito. Huwag natin siya makakounterin. Joke lang yun. Hindi natin siya makakounterin kahit konti. Check. Dito. Hindi natin siya makakounterin dyan kahit konti. Hindi natin siya baka counterin kahit konti, mga sir. Ayan. Wala na dapat siyang counterplay kahit konti.
boom! Yung abang ni Coach, sacrifice po. Para ma-simplify. Kasi, ang pinakamadali po talagang paraan paglalaro ng chess, eh, sisimplify mo yung mga bagay-bagay. Ayan. Dikit. 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 Namili ako sa pamatiin eh. Ayoko na. Pagod na ako. Kailangan ko na kumain. Anyway, sana po may natutunan kayo sa simple na live streaming natin ngayong gabi. At hanggang dito na lang po muna tayo. Papahinga na po ako. And sa susunod po ulit, abangan nyo po yung next live streaming natin. Shoutout po sa 1,000 viewers natin. 1,000 plus na nanonood. Share nyo po yung video natin para may matutunan yung iba. Okay? Maraming pong salamat at hanggang dito na lang po tayo. Mga kabiyahe, God bless po at thank you, thank you. Thank you po. Bye-bye. Thank you po sa mga nag-send ng sir. Hindi ko kayo nabasa. Teka lang, kasi nakalive ako kanina eh. Na hindi ko nababasa eh. Ayun, kay Michael Peñaranda. Thank you po sa star. Marami nag-send ng sir kanina. Kay Romel, Rino, Edusma. Salamat po sa star. Pasalamatan natin sila, no? Kay Jay Campos. Ayan, good evening coach. Thanks for sharing your chess knowledge. Shoutout. Ayun. Rhea, name the baby, future GM. Ayan, shoutout po, no? Sa baby niyo. Kay Jienche, no? Good evening coach. Unfollow na ako. Joke lang. Salamat sa star. At kay PH Banda Dadbon. Sir, paano po wala sa linya ang tira namin? Ayun na nga. Actually, hindi po linya-linya. Yung tinuturo natin. It's all about principle na kung saan magagamit nyo pag hindi nyo alam yung opening. Kay Edwin Perang, thank you po sa pag-send ng sir. At kay Cesar, thank you. Salamat po sa mga nag-send ng sir kanina. Thank you po sa inyong support. God bless po ulit. Maraming salamat. Bye-bye. God bless. Thank you.